mga tanong akong naririnig. May pag-asa pa bang sisikat sa gitna ng dilim? Narito't nag-iisa, haharapin pa ba ang umaga? Saan patutungo ang buhay kung wala ka pa? Oh, kay hirap sabihin ang pangalan mo kung ang puso ay alipin pa sa takot at galit. Sabay-sabay nagtatanong, sabay-sabay nakatuon. Saan pa ba lalapit kundi sa Diyos na pag-ibig? Tayo na, tayo na, salubungin natin siya. Lapit na, lapit pa, si Jesus isinilang na. Awit na, lakas pa, si Jesus nandito na. Gising na, sundan na, tunog ng kampana, tara na. May pagbabagong handog ba siya sa atin? May pag-asa pa bang pusong uhaw sa pag-ibig? Narito't nag-iisa, naghanap ng kasama. Sinong yayakap sa buhay kung wala ka pa? Oh, kay hirap sabihin ang pangalan mo kung ang puso ay alipin pa sa takot at galit. Sabay-sabay nakatuon, sabay-sabay nalilingon. Sa taong may sugat, paanyay pagpapatawad. Ikaw na, O Jesus ang pag-asa. Ikaw na, O Jesus, ang Pasko ng biyaya. Halina, halika, puspusin ang ligaya. Ikaw na, ang Paskong handog ng Ama. Ikaw na. May pagkakataon sa buhay natin, may pangungulila at pangamba, may kaaway at nagdurusa. Sa awa ng Diyos, abag niya ang tutubos. Tayo na, salubungin natin siya. Lapit na, lapit pa, si Jesus isinilang na. Awit na, lakas pa, si Jesus nandito na. Gising na, sundan na, tunog ng kampana. Tara na. Ikaw na, O Jesus ang pag-asa. Ikaw na, O Jesus, ang Pasko ng biyaya. Halina, halika, puspusin ang ligaya. Ikaw na, ang Pasko ng handog na Ama. Ikaw na, ikaw na ang pag-asa. Ikaw na ang Pasko. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Isang magandang-magandang buhay, mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kura-paroko ng Our Lady of Sorrows Parish dyan po sa Pasay City, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahang pari, mga brothers, mga temporary professed members at mga seminarista ng aming pong kongregasyon dito po sa Pilipinas at sa Macau, at gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po ay aming inaanyayahang makimisa
makiisa ngayon pong 12 ng Enero 2020. Ito po ang linggo pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Epiphany, kaya atin pong ipinagdiriwang ngayon ang piyesta naman ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Ilog Jordan. At dahil yan po ang simula ng pangangaral ni Jesus, bukas naman ay atin na pong tatawirin ang tinatawag natin na unang linggo ng Ordinary Times. Kumusta na po kayo? Greetings po at prayers para po sa ating mga regular na kasambuhay, yung ating mga homebound na mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga nagpapagaling na mga cancer patients po natin, yung ating mga elderly, no? Lolo, lola, mga caregivers po ninyo, at syempre hindi po natin makakalimutan yung mga iba't ibang mga persons on duty, tulad po ng mga militar, mga police, no? Doktor, mga health workers, no? At yung ating libo-libo na mga OFWs o mga overseas Filipino workers. And lalo-lalo na po syempre yung atin pong mga tinatawag natin na mga seafarers. Yan, no? Yung mga naglalayag sa karagatan. Greetings din po para po sa ating mga mission partners, no? Si Brother Alex at ang kanyang buong grupo dyan po sa Canada. Si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joy at Alex Reyes, Dr. Joe Adorna at Alicia Adorna at ang inyong mga pamilya, no? Gayun din po ang ating mga long time na mga kasambuhay, si Leslie Masigan at ang kanyang pamilya. We offer special prayers para po sa kanyang anak na si Sammy, si Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arrojado, si George at Noemi Villarus, kasama po ang kanilang Villarus and Villarus CPA office, si Didith at Joey Jacob, at gayon din po si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at ni Delio San Miguel, si Corazon Ochoa, at gayon din po si Rosita Kauyan, dyan po sa Discovery Bay sa Hong Kong, at syempre po mula naman sa Los Angeles, si Alma Gonzalez, at gayon din po ang ating long time na mga love offerors, si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at si Leilani Palladio Himotea. Greetings din po and prayers sa atin namang mga kakilala na mga co-pilgrims sa Holy Land, ang Spell Group po ng March 2019. Ito po yung mga high school batchmates and friends mula po sa La Consolacion sa Caloocan, no? And then of course ang Journeys of Faith Holy Land Group ng October 2018 na kinabibilangan po ng ating mga kaibigang pari sa Recoletos, no? Si Father Randy, Charlie, Joabs, ang ating Merinol na pari na misyonero dyan po sa Taiwan, si Father Joy, and gayon din po ang grupo po ni na Doktora Cora Cabral, Geraldine Lee, si Grace at Jerry Lara, si Marie Joyce Brillo, si Jimmy Olaso, Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina at ang kanyang nanay na si Marites, no? Si Willie at Arlina Onglao, gayon din po si Anton Santos at Juliet O'Reilly, si Mr. and Mrs. Benji Datok, at ang grupo po ni Chrissy Highland, Rose Lessie, Rosebel D., William D., at ang mag-iinang Tantuico, si Dana, si Kathleen, si Tal, mag-asawang Iris at Val Rivero, si Silvette, at gayon din po, siyempre, si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Greetings din po sa ating pong mga co-pilgrims naman sa Workers of Christ noong 2019, pinangungunahan po ni Jen Castillo. And ang grupo po ng mga rekto at mga kaibigan po nila
ang Tito Manny at Tita Lulu. March 2019 naman po yung naging pilgrimage. And lately po, syempre, October, November 2019, ang grupo po ni na Gay, Lady Bird, Maricel Salapantan, ang grupo ni na Noel, Mercy at Trish, si Father Divino Sanctus Rabang, dyan sa Ilocos, kasama po si Nanang Alejandrina, at siyempre po ang mag-inang Maria Teresa Aboitis at si Mara at si Lito at Mario Lita at Mario Aningalan. Yan. Sana nandito sila sa Pilipinas, no? Of course, we would like also to include sa ating pong mga prayers for today ang ating pong mga natanggap na mga mga mass intention sa ating Facebook at Messenger accounts, no? Una na po riyan ang mass intention ni Marley Jane para sa kanyang pamilya at para sa kanyang thesis in stroke medicine. Wow! And eternal repose para po sa kanyang mamuwag, no? And then si Juan de la Cruz, eternal repose para sa kanyang mother na si Felicidad, si Maria Socorro Fuentes, eternal repose for Evangelina, Heliodoro, and all the souls in purgatory. Si Rolando Villanueva naman, ay nais niyang ipanalangin po natin ang good health ng kanya pong nanay na si Avelina Villanueva, and the eternal repose naman ni Ronald Ranas Villanueva at Lola Inyang. Si Jackie Ann Linaw, prayers para po kay Mama Norma Lam sa Baltimore, Maryland. And sabi niya, more strength para sa kanyang kapatid na si Jaziel to fight loneliness. Yan, oh, mahirap na kalabanin yan, no? Mabuti pa yung sakit sa katawan. Alam mo kung kailan pwedeng matapos, eh, no? Si Marie Advincula, kanya, magandang umaga po sa buhay. Ako po ay humihingi uli ng prayers para sa kanyang tatay na si Gilberto Advincula na nawa maging cancer-free na siya. And gayon din po, sabi niya, special intentions and mass intentions para po sa soul ng tatay ng kanyang kaibigan na si Lenny Buenafe. Prayers para sa naulila, lalo-lalo na po si Lizelle Buenafe, no? Si Ranel Felicilda Torquator, kakaibang apelyido ito, ano? Nawa gumaling po ang kanyang nanay, si Delia Torquator, isa pong PWD, hindi makalakad, no? Si Kat Sandoval naman, mass intentions po para sa kanyang family, para po kay Sarte Sandoval Tan Abaya Lo family. Wow, magkakamag-anak ito, no? And prayers also for the eternal repose of Ben Consejo, Manuel, Manuel Jr., Felix, Carmelita, Amelia, Anthony. Yan. Si Patria Cunanan, intentions for the healing and recovery of Lourdes Angkaw, and gayon din po eternal repose ng kanya pong daughter na si Rochelle, and gayon din po kanya prayers naman for all those who are in need, especially the souls in purgatory. Si Cristeta Obedosa, matagal na rin nating kasambuhay ito. Prayers for the complete healing from asthma ng kanya pong anak na si Aaron, and good health for the whole family. Si Lulim Santos, prayers also for the good health ng kanyang nanay, si Nanay Loida. Si Maki Takanay, kanya, Lord bless my cousin Mariel Molina that she will recover soon. At si Jack Lopez, kanya, salamat Panginoon sa lahat ng paggabay, lahat ng biyaya na iyong ibinigay, no? And
nawa ay maging successful daw ang operation ng kanyang mata, no? Kalusugan para sa lahat. Si Infinity Love would like us to have special intentions for the healing and for the recovery of Father Albert Bernal, isa pong kasamahan natin sa Society of St. Paul, and for the mother, si Maria Chung, from hemorrhagic stroke, and healing for Edward Ngo, Ana Yuwin, Antonio Uyongto, at Nancy Lee. Si Pilar's Chocolato, healing naman para po sa members ng kanyang family and for the eternal repose of Father Nene, okay, Hector, Pilar, Florentino, Mirna, Raul, Salvacion, Pasensio, and all the souls in purgatory. Si Mary Lodiu, yan, alam ko taga Malaysia po ito, special intentions for the speedy recovery and healing of Godefrida Lodiu. Alam ko ito si Mary Lodiu, ang meron siyang kapatid na Daughters of St. Paul, si Sister Rose Lee. Na? And then, again, mula naman kay Marie Lunon, thanksgiving for the birthday of the daughter and the continuing guidance and protection. At si Malu Gonzalez Remedio, healing prayers for Auntie Belen Ferreros, safety and protection for the children. Si Teddy Riza, eternal repose para po kay Father Andy Manaog. And then, si Jen Rosario, that the Lord may guide their business, na? And more business partners kanya. And then, si Nenita Palillo Lu, prayers for the complete and soonest recovery ni Evelyn Palillo. Si Ruby Suyo, prayers naman para po sa kanyang cousin na si Annabelle, who has passed away due to pancreatic cancer. And lastly, ito si Pauline Rodriguez, prayers for the first death anniversary of Justo B. Rodriguez Jr. Binabati nga po pala natin at ipinapanalangin din ang intentions po ni Dr. Rico Martin at Axel Gerochi, at gayon din po si Doktora Hazel Jade Tan. Sila po ay dyan sa Garucci Dental and Implant Center, 4th floor ng Montibar Building, Jupiter, Makati. Alam nyo po, napaganda ng mga services nila dyan for all your dental needs, no? Sa Garucci Dental and Implant Center. Okay, so ngayon po, bago tayo magsimula ng unang week, unang linggo ng Ordinary Times, ipinagbubunyi natin ang kapistahan ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Jordan River. And I was reflecting, ano kaya ang pwedeng maging titulo ng ating pong pagninilay sa mga pagbasang ating maririnig sa banal na misa? At inilagay ko po, the opening of the heavens. Ang pagbubukas uli ng kalangitan. Bakit? Nagsara ba ang kalangitan? Opo. Ayon po sa mga pahayag ng propetang si Ezekiel, kanya, merong panahon sa Old Testament na kumbaga ay naubos na. Naubos na ang pasyensya ng Diyos. Nilisan ng Diyos, nilisan ng Espiritu ng Diyos ang templo ng Jerusalem. Yun po ang isa sa mga visions ng propetang Ezekiel. And ngayon, sa pamagitan po ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, no, the heavens again are open. Ayan. Kaya nga, very significant dito sa baptism of the Lord, yung pagbubukas ng langit, yung pagkakarinig po natin ng boses ng Ama, yung pagbaba ng Espiritu Santo sa anyong kalapati, ang tawag po nila dyan eh, Theophany, pagpapakilala ng banal na Trinidad, ang iisang Diyos, tatlong persona,
again the opening of the heavens. In fact, sa atin pong mga pagbasa na matutunghayan natin for today, dun po sa Isaiah, first reading, yan po ang maririnig natin. Here is my servant whom I uphold, upon whom I have put my spirit. At pagkatapos niyan, sa responsorial psalm, the Lord will bless His people with peace, kapayapaan. Okay? And of course, sa second reading po natin, ang pahayag po ng Apostol San Pedro mula po sa Acts of the Apostles, kanya, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And then of course, dito sa bautismo ng Panginoon, ang pagbubukas ng kalangitan. By the way, alam nyo po, habang ako'y nagninilay para po sa misa natin for this Sunday, napakaganda po yung Catechism of the Catholic Church, no? Paragraph 536, Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph 536, meron po doon pagtalakay tungkol sa bautismo ng Panginoon. Sabi dito, the baptism of the Lord Jesus is on His part the acceptance and inauguration of His mission as God's suffering servant. He allows Himself to be among sinners, and therefore, the Lamb of God who takes away the sins of the world, His baptism is anticipation of the baptism of His bloody death. Ah, kaya palang tawag kay Jesus ay Lamb of God. No? Ito'y nagsimula sa kanyang binyag. Samantalang yung mga tao ho na nagpapabinyag kay Juan Bautista ay bumababa sa tubig upang maghugas ng kasalanan, si Jesus naman, walang kasalanan, bumaba sa tubig ng binyag upang sa kanya pumunta ang lahat ng kasalanan at siya ang maging kordero paskal na isasakripisyo para po sa ating lahat. No? Remember that. No? Then secondly, sabi ng Catechism of the Catholic Church, also kanya, Jesus is coming to fulfill righteousness, submitting Himself entirely to the Father's will, and the Father's voice responds to the Son's acceptance, proclaiming His entire delight in the Son. This is my Son. I am well pleased. So sa bautismo, ipinakita rin po ng Panginoon, ano talaga ang ginawa niya na pinagmulan ng kaligtasan na siya po ang Lamb of God who takes away the sins of the world. At sabi po ng katekismo, ginawa niya ang kagustuhan ng Ama, the Father's will. At dahil dyan, ibinaba naman ng Ama ang Espiritu Santo at si Jesus ang pinagmumulan uli ng Espiritu ng Diyos. At yan po sabi ni Juan Bautista, siya'y nagbibinyag sa tubig, ngunit si Jesus na darating pagkatapos niya ay magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So therefore, sabi po ng Catechism, paragraph 536, the heavens were open, the heavens that Adam's sin had closed, now are open, sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, a prelude to the new creation. Wow, ganda, no? So, maganda po, balikan niyo po yung paragraph na yan, no? Paragraph 536 sa Catechism of the Catholic Church. Palagay ko po, yan ang buod, yan ang kabuuan talaga ng significance ng piyesta ng bautismo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Simula ng ministry niya, simula ng pagiging Lamb of God niya, simula ng kanyang pagiging servant of the Father's will, simula ng kanyang pagbabautismo sa Espiritu Santo sa lahat, at simula ng bagong kalikasan, bagong paglikha. Narito na po, tayo'y magbunyi
sa kapistahang ito ng bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We lift up to the Lord all our prayers and intentions in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. Today we celebrate the feast of the Lord's baptism. Liturgically, this is the last day of the Christmas. The baptism of the Lord inaugurates his mission as Messiah. But Jesus reveals himself not as a glorious figure, but one who is obedient to the Father and close to the poor and to sinners. Today's feast reminds us of our own baptism, which entails dying to our own sinful ways to rise up as beloved children of the Father. And so let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Thank you.
Let us pray. Almighty ever-living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him your beloved Son, grant that your children by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well pleasing to you. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, upon whom I have put my spirit. He shall bring forth justice to the nations, not crying out, not shouting, not making his voice heard in the street. A bruised reed he shall not break, and a smoldering wick he shall not quench, until he establishes justice on the earth. The coastlands will wait for his teaching. I, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as a covenant of the people, a light for the nations, to open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon those who live in darkness. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord will bless his people with peace. The Lord will bless his people with peace. Give to the Lord, you sons of God, give to the Lord glory and praise. Give to the Lord the glory due his name. Adore the Lord in holy attire. The Lord will bless his people with peace. The voice of the Lord is over the waters, the Lord over vast waters. The voice of the Lord is mighty, the voice of the Lord is majestic. The Lord will bless his people with peace. The God of glory thunders, and in his temple all say glory. The Lord is enthroned above the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord will bless his people with peace. A reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak to those gathered in the house of Cornelius, saying, in truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him. You know the word that he sent to the Israelites as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all, what has happened all over Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord.
Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and yet you are coming to me." Jesus said to him in reply, "Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa kahuli-hulihang pagkakataon, isang mainit na pagbati muna ng Merry Christmas. Ayan, no? So lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFWs, Overseas Faith Witnesses. Ngayon ang panghuling araw ayon doon sa ating kalendaryo sa simbahan ng Kapaskuhan. No? Bagamat tayo ay natitemperin na i-extend. Pero kung tutuusin, ang Pasko naman dapat talaga ay ipinagdiriwang araw-araw. Na sana mula ngayon, ang Pasko ay everyday. No? Sabi nga, sana all of the days. But we are now back to our day-to-day struggles, especially as we start again the longest season in the church's liturgical calendar, and what is that? The ordinary time. Kaya babalik na naman yung ating mga agam-agam, yung ating mga fears, yung ating mga anxieties, uncertainties. Ano ba ang ibibigay sa atin ng taong 2020? Tayo ba ay makakaranas ulit ng mga matitinding bagyo? Hindi lamang literal na mga super typhoons, kundi bagyo sa ating buhay. Mga unos. O di kaya yung lindol na tila yata ay naging palagian na, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa may bandang Mindanao, na naging natural na sa kanila yata na gumagala, umaalog, no? Yung kapaligiran. So we all have our own fears, not just politically, not just with our families, with our careers, yung ating mga kabuhayan, ekonomiya, etc. But even our own spiritual life. Kaya nga napakaganda as we end the Christmas season with the celebration of the feast of the baptism of the Lord, to start it with this reality that first of all, we are going, despite the uncertainties of the year 2020, we will be able to face them with surety and confidence precisely because there is one thing that we hold on to. At ano yon? Na pinanghahawakan natin ng siyang pinaghuhugutan natin ng lakas. Walang iba, kundi yung ating pagiging binyagan kay Kristo. Nung tayo ay unang bininyagan sa simbahan, because you have been incorporated into Christ, we have been incorporated into His church. So very quickly, no? Parang katekism, ano ba ang ating tinanggap noong tayo ay bininyagan? Bagamat tayo ay mga sanggol pa noon, wala tayong kamuhang-muhang, kaya nga naroon yung mga ninongs at ninangs para tumayo para sa atin, the community of faith. Apat na bagay daw. And they come with initials, or rather an acronym of RISE, para madaling tandaan. Ano ba ang ating tinanggap at ano ang nangyayari sa atin nung tayo ay bininyagan kay Kristo at sa kanyang simbahan? Unang-una, RISE, R, we were reborn. So we were now a new person because we are children of God. We are the beloved of God. We were reborn. Yun daw dapat ay magdudulot sa atin ng tunay na pagbabago. Na sa taong ito, 2020, ay kahit papaano, mayroong improvement doon sa mga nakaraang taon. Hindi lamang improvement sa ating pangangatawan na tayo ay lumiit, o di kaya nabawasan ang mga bilbil sa tiyan,
kundi mismo yung ating spiritual life, yung ating mga asal ay nag-i-improve, gumaganda. Pangalawa, we were initiated, initiated. As you can recall, the sacrament of baptism is one of the sacraments of initiation. Baptism, confirmation, at saka Holy Communion. So, we were initiated, we were incorporated into Christ and into His church. We gain a membership. Kaya nga yan dapat pinanghawakan natin na tayo ay pag-aari ni Kristo. Na sa kabila ng magiging mga problema kinakaharap natin sa taong ito na hindi natin alam, we will not be able to anticipate, tayo pa rin ay nagpupursige sa ating pananampalataya dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ang pangatlo, we were consecrated. So, hindi lamang tayo na initiated into His church, into Christ's church, but we were consecrated, which means we were belonging to Christ. Katulad ng sinabi ng Ama sa kanyang anak, nung nagbukas ang kalangitan, sinabi ng Ama, "This is my beloved Son with whom I am well pleased." By virtue of adoption, tayo din ay naging mga anak ng Diyos. And we are now consecrated persons. Hindi tayo ordinaryong tao lamang. Hindi tayo nanggagaling sa kung saan-saan. Meron tayong dignidad, and what is our basic dignity? That we are now children of God. That we are sons and daughters of the Father. That we are the beloved of God. Kaya dapat pangalagaan ang ating sarili. Dapat pahalagahan ang ating sarili. Dahil tayo ay may dignidad bilang mga anak ng Diyos. And then, after we have gained this indelible mark, yung character na tayo ay maka-Diyos, of course, we were also empowered. No? Empowered. Where is that coming from? So when we were baptized into Christ, we became heirs of the kingdom of God. And we were empowered by the Spirit. Kani-kanina lamang, umaga, ako din ay nagbinyag. No? At yun, napagandang proseso. Magsisimula kayo sa labas ng parang chapel ng baptistry. At nagtataka yung iba, "Father, bakit galing dito tayo sa labas? Ang init-init, no? Maingay pa." Pero sabi ko, this is the first part of the baptism rite. And I will explain later. So nanggaling kami sa labas, after a short introduction, pagmamarka ng krus doon sa bata, papasok na. Air condition na sa loob. Doon, tuwang-tuwa na ang karamihan dahil malamig. But I need to explain. No? That is exactly the symbolism. We're coming from the outside. Dahil siguro sa labas tayo nga, ayun, hinugot lang tayo sa putikan. No? Tayo may iingay, tayo ay mga yagit, tayo ay mga nobodies. Pero nung tayo nakapasok na sa pintuan na yan, that marks the symbolism of being incorporated into Christ. Na tayo na ngayon naging miyembro ng simbahang katoliko, ng iglesia katolika. And that is something that we hold on to. So ibig sabihin, tayo na ngayon ay pag-aari ni Kristo. And from here on, our surname is Christian. So tayo na ay mga Kristiyano. Yun ang simbolismong napakaganda. There was a passage from darkness to light. At doon pa sa mga ritual na gagawin, exorcism rite, at yung pagbubuhos ng tubig sa ulo ng bata, reminder of exorcism and cleansing. So we were empowered, and that very moment also, we were given the Spirit. Kaya yung sinasabi ng iba, "Father, alam mo, mas nararamdaman ko ang Espiritu, o di kaya nakilala ko lang ang Espiritu nung ako ay sumali sa Charismatic Renewal at nung Life in the Spirit Seminar." Teka muna, nakalimot ka. Bagamat tayo ay mga sanggol pa noon, we received the Spirit when we were baptized. Simulat sa pulpa, nung tayo ay bininyagan, doon natin tinanggap ang Espiritu ng Diyos. And we were empowered by the Spirit. That is why nobody can complain at sasabihin, "Father, andali ko mapanghinaan ng loob. Wala naman akong lakas, wala naman akong kakayanan." Mali. Dahil simulat sa pulpa, tayo ay binigyan na ng grasya ng Espiritu.
only that we are not feeling it, we are not using it. We are not exercising the power that was bestowed on us by the Spirit. And in relation to this, so if these are the basic foundations of our baptism, and it is rooted in the baptism of the Lord, ipinakita niya, bagamat siya ay isang Diyos, halata namang wala namang kasalanan, kaya nga nang object si John the Baptist, pero sabi ng Panginoon, we need to do this to show the people as a good example that the way to the Father is through repentance. The way to the Father is through obedience of His will. Yan, andito natin may uugnay sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Bakit? Kamakailan lang, nabasa ko sa isang article kung saan sinabi doon that the Philippines now, no, top-notcher tayo, the Philippines is now the heaviest internet user all over the world, displacing Thailand. We had been using the internet for an estimated time, spending time of 10 hours and 2 minutes. Isipin mo yan, 10 hours and 2 minutes? Halos kalahating araw? 10 hours and 2 minutes. Now, para sa mga negosyante, siguro that rings a bell. No? Maganda yan. No? Sakyan natin itong social media para makapag-advertise. But at the same time, it could also be a dangerous scenario. Bakit? Yun, ang daming temptasyon. Mga bata ngayon, lalo na sa panahon ng mga tinatawag nating Generation Alpha. Sino yung mga Generation Alpha? Those who are born 2010 and above. At saka Generation C, 1997 and above. O isama na natin yung mga millennials, bagamat matatanda na yan sila ngayon, mga 37 na. No, yung pinakamatanda sa kanila. They are the what we call digital natives. In an instant, in a click, in a swipe, nandiyan agad yung hinihingi nila, yung gusto nila. That is why you cannot avoid it, but they will feel self-entitled. At kapag hindi na nakuha ang gusto nila, ano nangyayari? They would withdraw to their inner selves. And then, they would fall into depression. This is where I'm leading our reflection to. Ano yon? The gift of listening. Kasi para daw natin may sa buhay yung ating baptismal dignity. Sinabi sa atin ng Ama ngayon, "This is my beloved Son with whom I am well pleased. Listen to Him." Yan ang isang problema ngayon. Wala nang nakikinig. Dahil marami nagsasalita. Halos lahat ay nagsasalita, pati na ang media. Kaya nga sabi, sometimes, whenever we converse, we are not actually listening. We are just actually thinking, while the other person is talking, we are thinking on how to rebut or how to counteract what that person is saying. So, ibig sabihin, hinahanda mo na yung counterpunch mo doon sa kanyang sinasabi. Bagamat nakatingin ka, hindi ka nakikinig. So when you listen, you rearrange the letters, what you need to do, you have to be silent. And that is one thing that is lost now in our time, in our generation, the inability to listen. Samantalang sinabi sa atin ng Ama ngayon, para hindi maging pariwara ang iyong buhay, para mapanindigan mo ang iyong dignidad bilang kaanib kay Kristo at sa simbahang Katoliko, Santa Iglesia, kinakailang ikay marunong makinig at kinakailang ikay marunong sumunod sa utos at kagustuhan ng Diyos. We will now stand. Jesus Christ is
be baptized in the Jordan so that through the cleansing waters of baptism he might heal our sinful nature. Let us now pray to the Father that we may live up to our dignity as children of God. Our response is, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. May the people of God have a renewed appreciation of the sacrament of baptism, which is the foundation of communion among all Christians. We pray. Lord, listen to your people. May we be faithful to our baptismal calling to be other Christ, who continue his mission of doing good to people around us. We pray. Lord, listen to your people. May parents and godparents be faithful to their duty in bringing up children in the knowledge of the faith and in obedience to God's commandments. We pray. Lord, listen to your people. May those who exercise authority learn from the example of Christ, who followed God's demands in humility and service. We pray. Lord, listen to your people. May the Lord keep in safety those who travel today, give comfort to the sick and the suffering, and welcome to paradise the faithful departed. We pray. Lord, listen to your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to your people. Heavenly Father, grant that we be faithful to Jesus, to whom we belong by our baptism in water and the Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. My dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the waters of the Jordan you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us, and by the Spirit's descending in the likeness of a dove,
we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullest of charity, together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, "Thank you.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Now let us offer to one another the sign of peace. Peace be with you. Behold Jesus our Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer during Communion. For those who cannot receive Communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family
even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, who has called you out of darkness into his wonderful light, pour out in kindness his blessing upon you and make your hearts firm in faith, hope, and charity. Amen. And since in all confidence you follow Christ, who today appeared in the world as a light shining in darkness, may God make you too a light for your brothers and sisters. Amen. And so when your pilgrimage is ended, may you come to him whom the Magi sought as they followed the star, and whom they found with great joy, the light from light, who is Christ the Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Let us go glorifying God in our lives. Thanks be to God. Maraming salamat sa ating paring tagapagdiwang sa atin pong bautismo ng Panginoong Yesus na nagbubukas po para sa atin sa unang linggo ng karaniwang panahon. There will be 34 weeks again of ordinary times, no? To be interrupted of course by Lent and Easter. At syempre after 34 weeks ay magdiriwang uli tayo sa awa ng Diyos ng Adbiento. Anyway, sa atin pong pabaon na katekismo, balikan po natin ang Laudato Si ni Pope Francis, kung saan sa encyclical letter nito ay tinatalakay niya ang maayos nating pangangalaga sa tahanang bigay ng Diyos, ang mundong ito, ang buong kalikasan na regalo ng Diyos sa atin. At palagay ko, alam niyo, tamang-tama po ito sa mga nangyayari sa ating palibot, no, yung bushfire sa Australia, yung mga lindol, no, sa iba't ibang bahagi ng mundo, pati na sa atin sa Pilipinas, no, nagpapakita na talagang ang buhay po natin ay connected sa nagaganap sa kalikasan. Kaya dapat marunong tayong mag-alaga ng tahanang bigay ng Diyos. Narito po tayo sa chapter 3
ng encyclical letter kung saan ay tinatalakay ni Pope Francis ano ba ang kaugnayan ng tao sa krisis ngayon ng kalikasan. The human roots of the ecological crisis. At sabi po niya, ang isa sa mga siguro'y dapat tignan natin ay yung pananaw natin tungkol sa modern anthropocentrism. Yan, no? So, palagi nating sinasabi na ang tao, anthropos, ang sentro ng mundo. Siya ang taluktok ng paggawa ng Diyos. Pero, kung minsan, mali ang ating pangunawa na sapagkat ang tao ang taluktok ng kalikasan at taluktok ng paggawa ng Diyos, ay pwede nang maghari-harian ang tao sa mundo. Oh? In fact, dito po sa last part ng chapter 3, ang sabi po ni Pope Francis, because of modern anthropocentrism, kanya, meron din tayong mga dapat tignan do sa tinatawag natin na biological technologies. Yan, ano? So, kanya, totoo, ang tao, ginawa ng Diyos na tagapangasiwa ng lahat ng halaman, lahat ng hayop, di ba? Pagkatapos nalalangin ng Diyos ang hayop, ang mga halaman, ipinagkatiwala niya. Sabi niya, subdue the earth and go and multiply. Pero sabi po ni Pope Francis, ito'y hindi nangangahulugan ng absolute power kanya. Kasi ngayon sa mga biological technologies, no? Yung mga iba't ibang pamamaraan ng atin pong paggamit sa biosphere, sa mga buhay na bahagi ng mundo, ang hayop at ang mga halaman, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na experimentations, no? So, moral experimentation o moral issues on experimentations. At ang sabi po ni Pope Francis, dapat i-recognize natin merong reasonable limits ang experimentation. Unang-una, ito ba'y talagang bahagi ng pag-aayos ng buhay ng tao? Or is it simply experiment for experiment's sake na kung saan yung mga hayop ay pinapatay natin sa ating mga experiments, no? So, ang sabi po ni Pope Francis, dapat meron ding religious background ang atin pong paggamit sa atin pong mga iba't ibang mga kalikasang bigay ng Diyos. In fact, si Pope John Paul II, sa kanyang kapanahunan, sinabi po niya, the nobility of the human vocation to participate responsibly in God's creative work does not mean that we interfere with the ecosystem without paying attention to consequences. Yan, no? Halimbawa, may mga bago tayong mga sangay ng siyensya, molecular biology, ayan, genetics, yan, genetic manipulation, yan, yung mga halaman, mga hayop, no? Nagkakaroon ng mga crossbreeding, ayan, hybrid, yan, mga halaman na napakalalaki kasi talagang minanipula yung mga seeds nila. Pero hindi mo naman pwedeng itanim ang buto kasi talagang genetic nga manipulation. Ang sabi po ni Pope John Paul II, ang lahat ng ito dapat i-recognize po natin na mayroon din namang natural order na ginawa ang Diyos para po dito sa mga halaman at hayop na ito. And therefore, sabi po ni Pope Francis sa paragraph 133 ng Laudato Si, sabi niya, genetic modification, GM, whether vegetable or animal, medical or agricultural, all of this
dapat merong recognized limits, no? Merong nangyayari na genetic manipulation ang kalikasan mismo, tulad po ng domestication ng mga hayop, no? Tulad po ng crossbreeding ng iba't ibang mga species, no? Iba't ibang uri ng mga hayop, no? Nangyayari po 'yan, kaya every so many centuries may mga bagong hayop na lumalabas, may mga bagong halaman, uri ng halaman na lumalabas, no? Meron din mga bagong bakterya, syempre, na lumalabas. Pero ang sabi po ni Pope Francis, ang genetic manipulation ng kalikasan ay mabagal. Mabagal. Ang ginagawa ng tao sa experimentation, pinapabilis, no? Binibilisan natin yung mga pagbabago, no? Mga bigas na hindi na kailangang maging mataas para pag bumagyo, hindi masalanta ng husto. Ayan, no? Mga bigas na marami yung yield, no? Bahagi po lahat yan ng genetic manipulation. Now, ang point dito kanya, hindi lang natin pinapakialaman ang kalikasan. Kung hindi, naisip din ba natin kanya na sa pamamagitan ng mga genetic manipulation na ito, pinapakialaman din natin ang takbo ng ekonomiya. Kasi kung dati-dati, may mga magsasaka na umaasa lang sa pagtatanim nila sa mga natural na halaman. Eh ngayon, naglabas tayo ng ibang uri ng mga halamang ito. Oh, so, yung produkto na yon ay nagiging monopolya ng korporasyong may hawak ng variety, no? So, ito lang korporasyon nito, sa pamagitan ng laboratorio ng korporasyon, sila ang naglabas ng halamang ganito, sila ang naglabas ng ganitong uri ng manok na ilang araw pa lang pwede nang katayin. Ano mangyayari, no? So, sabi po ni Pope Francis, hindi lang natin pinapakialaman ang takbo ng kalikasan, pinapakialaman din natin ang economic life ng mga tao na nakasalalay ang kanilang livelihood sa mga halaman, sa mga hayop na atin pong ine-experiment. Kaya nga, kanya, may ethical implication. May ethical implication ang biological technology. Yan, no? At nire-recommend po ni Pope Francis ang tatlong bagay. Una kanya, complete information. Ayan. Kung may bago tayong pinapalabas na variety ng pagkain, variety ng potato, variety ng rice, variety ng cereal, no? Complete information kanya. Sabihin natin, paano nagkaroon ng ganyang variety? Ano-ano ang strengths niyan? Ano-ano din ang danger niyan? Kailangan alam ng tao kung ano yung side effects ng lahat ng yan. Una, kanya. Pangalawa, discussion is needed in those who are directly affected. Farmers, consumers, scientists, producers, no? Totoo yan, no? So, wag lang tayo basta-basta maglalabas ng bago. Bagong brand ng chicken. Ayan, ho? Na mas mataba, less cholesterol, mas mabilis paramihin. Oh, pero dapat kausapin din natin yung ibang mga namumuhunan dyan. Lahat ng mga stakeholders, dapat meron discussion kanya. And kanya, interdisciplinary research. Yan, no? So, tignan natin, okay, ito sa agriculture. Pero ano naman ang effect niyan sa medicine, sa tao? Naba? Sa health ng tao. Yan. So, all of those, dapat kanya isaalang-alang sa biological technologies na ginagawa ng makabagong tao. But, finally, at ito'y napaganda, sabi po ni Pope Francis, ang experiment sa kalikasan, hindi lang sa nature, hindi lang sa halaman, hindi lang sa animal, ginagawa din natin sa tao.
yung human embryo. Oh, yung nasa sinapupunan na nagde-develop ng mga bata, kanya. Yung iba, ini-experiment din yun, kanya. Human embryo. Dapat yun transparent din. Kasi, kanya, kung wala tayong limit, no? Kung tayo ay walang limit sa pagmanipula kahit sa human embryo, hindi katakataka na sapagkat pinapakialaman natin mismo yung buhay sa sinapupunan ng tao, di papakialaman din natin yung halaman, yung hayop, yung buhay nila, yung genetics nila. No? So, malaking usapin po itong Laudato Si. No? Kung titignan po natin, it's not just about taking care of the forest, taking care of the rivers, but the entire attitude of respecting what God has given us. At sana nga, bilang mga tao, we would always be stewards of this creation. In the meantime, tutuloy po natin itong lively discussion na ito about Laudato Si. In the meantime, kayo po'y aming inaanyayahan na maging kasambuhay Pauline cooperator. Ayan, no? Sa paanong paraan? Number one, sa ating screen, nandyan po ang ating iba't ibang mga account numbers for your love offerings. At maraming salamat po doon sa mga regular na nagpapadala. Kung may problema po yung corporate accounts natin, either yung foundation accounts ng St. Paul Seminary, pwede nyo gamitin itong personal account po na nasa pangalan ko, pero ito po ay minamanage ng financial section ng Society of St. Paul. No? And you can also be a mission partner by propagating, pagpapakilala po dito po sa ating programa, kaya nasa screen po natin ang cable channels, no? Nagamit po ng TV Maria, at gayon din po ang ating mga cyberspace, social media platforms na gamit, no? Ipakilala po natin yan sa ating mga kaibigan, kamag-anak, na OFWs, lalo-lalo na. And then you can be a mission partner by texting us, sharing with us your simple prayers and prayer intention sa ating pong dedicated text number. Okay? So, sa ngalan po ng St. Paul Audiovisuals at Sambuhay TV, ni Father Resty de la Peña, ni Cleric Edward Dantes, at ni Reverend Kiv Dimatatak, kayo po'y aming muling tinitipan sa susunod pong Sambuhay Sunday TV Mass. Doing all for the gospel, iniiwan po natin ang prayers ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessing. You sustain us, you like to save us.